Hello guys, so welcome to my vlog. So ngayon ay papakita natin or tuturo kung paano i-change oil yung ating R150 carb. So tuturo ko, papakita ko din kung ano po yung mga nagkagamitin natin to start yung ating change oil at saka change oil filter na rin. So every time dapat nag-change oil tayo, kailangan palitan din yung oil filter kung kaya po ng budget natin. So ngayon papakita ko kung ano may gagamitin and of course yung ating paano po gawin. Start natin si yung pong salaan natin ng langis at saka yung pong wrench natin. We have the 14 and the 8 size, no? Size 8 para sa ating oil filter, yung imbudo at saka oil filter. Yung imbudo is optional para po kung ayaw po natin madumihan yung ating makina. And then we have the advanced shell na 10W to 40. So dalawa pong binili ko, 1 liter and 800 ml, kasi ay mag-change oil filter tayo, no? Mag-change tayo ng oil filter kasi kailangan pag nag-change tayo ng oil filter dapat 1.2 ang gagamitin to 1.3. So bumili ako ng dalawa kasi hindi kasi yung isang 1 liter lang. Okay, so let's start. Kailangan lang po maging maingat tayo pag nagtanggal tayo ng tornilyo sa ilalim kasi pwede ito malaglag or mapunta din sa loob ng oil filter ng nag-change oil tayo, no? So that's all, antayin lang po natin na matapos. So hi baby, hi vlog, hi guys, come on. Hi guys, subscribe kayo ka mga. Okay, don't touch that baby. Okay, so antayin lang po matapos yung oil filter. Hi, hi Mipo. Huwag ka namin, huwag ka namin. May mga pasali-sali. Na aso, tao, ganun. So ayun po, natapos na natin yung nasa kabila, yung nasa ilalim. Ibabalik na natin ito. At saka isusunod natin si oil filter naman na natanggalin, yung tatlong tornilyo at saka yung oil filter niya na luma. Papalitan natin ng panibago at make sure na yung pong ating ipapalit natin is genuine parts na from Suzuki. No, kasi may mga binebenta po na klase. Pero kung kaya po ng budget is the original na lang po, genuine parts. Okay, so let's start. So ayun po, ipapalit lang po natin yung ibabalik lang natin ito at saka isunod na po natin si oil filter natin. Okay, so pala and patitan natin na si daddy. Yeah.
yun, susunod na natin yung ating oil filter. So, ito po ang gagamitin natin, yung size 8. Kung meron po kayo, sorry, hindi po gaano nagagamit kaya ganyan na yung kulay. One eternity later. Yeah, medyo may speed kapag first time natin na tinanggal. A few moments later. So ayun po, natanggal na natin yung oil filter. Make sure meron po itong arrow dito sa baba. Ayan, may arrow po yan. Yan po yung indicator natin kung alin dyan yung kapag babalik natin yung taas at saka baba. So yung arrow is nasa baba po dapat. So ito na po yung oil filter natin. Sobrang dumi na siya, guys. Advice ko sa inyo ay lagi po palitan every nag-oil, change oil po tayo dapat. Pero sa iba, hindi na po sila nagpapalit. Every other change oil sila. Pero sa akin ay mas maganda kung every palit po dapat. So, ayun po, hindi gaano matanggal. Kaya kailangan nyo pong i-decide yung ating motor para po ay tumulo po yung ibang nasa langis na nasa loob pa po niya. No, so, kailangan natin ilagay yung old na grabber doon para po ay hindi siya tumulo in case. No, so, lalagay na natin. So, ito naman, yung pumaliit na butas, yung pinat sa labas, ano, yung pong malaking butas sa loob. So, lalagay lang po natin siya. Ganun. Linisin lang po natin yung dating takip. So, dahan-dahan po pala pag nagbalikin ito kasi may pong mabalian ng video. So, yan. Patagay na natin uli. So, tandaan yung pong arrow down ay yun po yung ating ilalagay. Yun po dapat yung nasa baba. And then, dahan-dahan po natin ibalik. Okay? So, dapat yun sabay-sabay na hinihigitan. May pinahirapan yung ating tubod kasi tumatanda tayo. Okay, so I'm done. So, lilinisin lang natin ng bago yung ating bagay. Lilinisin lang natin ng bago yung ating tornilyo, yung external parts. Para kasi makita natin mamaya kung meron po siyang tagas o something problema po, no? So, no, kung may konting tagas dito, i-ano lang natin. Hikpitan pa po natin. Ito, pero dapat hindi daan ng sobrang hikpit naman dito kasi baka mag-spread po tayo. Okay, so, ito naman yung ating tatanggalin. Yeah. Ang mahirap ito ah.
nung kapat ko sa research. One eternity later. So, maglalagay na po tayo ng ito. So, advance 100W at saka 40. So, ito po ay maganda po siya kapag malamig ang panahon. Mas madali pa rin siyang paandarin at saka sa long ride. So, itry po ninyo at or kung may mga comment po kayo regarding sa ganitong oil ay please comment down below para po ay we will discuss kung ano-ano po yung mga experience ninyo patungkol po dito. Okay? So, lalagay ko lang po. Mamaya magdadagdag po tayo ng another 2. Pagpag natin kasi sayang naman. Okay, so and then plus another 200 ml para sa oil filter niya daw. Okay, so tansay na lang po natin on how ano yung pong 800 natin. So or if you want ay ano muna natin dito, takal natin dito para hindi sumobra, no? Lagay muna natin sa isa. So, silip-silipin na lang natin kung gaano po kadami yung 200 ml natin. So, dito. So, ayan. So, hanggang dito ay 200. So, another 200 siguro para dyan. Hanggang 4 na beses pa natin ito magagamit. Okay? So, preserve natin ito para po sa susunod ay magamit pa rin po natin siya. Okay? Ayan, may sobra tayo. Eh. Kasi hindi tayo bili ng parang hindi tayo bili ng bili. So guys, ang bili ko pala dito sa 1 liter ay 250, sa 800 ay ml ay nasa 200 pesos as of today. October po natin ito binili. So, ipitan lang po natin. So, gumagamit po ako ng utilities kasi hindi ko na ito mga nawakasan. Nadulas na po. Ayan. That's it. So, ayun guys. Matapos na tayo ay we'll try mamaya na ito paandarin or tadya-tadyakan muna para po umakyat yung ating langis ano, bago po natin susihan paandarin. So kailangan i-tadya-tadyakan muna para po ay umakyat yung kanyang langis. So ito na po siya, papakita ko yung level. Ayan, yan po yung level ng langis natin kapag nakaka-cut yung soil. At saka tingnan po ninyo, ang ganda pa ng kulay yellowish, no? Yellowish pa lang po siya kasi hindi pa po siya nagagamit. So after a day siguro or months ay iitim na rin po yan. Okay, so we will try na paandarin. So ayun guys, ay papaandarin lang or tatadyakan muna, hindi muna natin papaandarin kasi para lang umakyat yung kanyang langis, huh? A few moments later. Yan. So, we will try to check kung nagbawas o nagbawas naman sa content. Ayun guys, so far maganda naman yung kanyang tunog. So madali lang po siyang gawin na
makakapikit ka pa kapag ikaw mismo yung ating gumawa ng ating change oil ng motor natin. So yun po, kung meron pa kayong comment or suggestion na may mas expert dyan, ay please comment down below para naman matuto tayong lahat. Hindi lang po para sa atin, kundi para po ma-share natin sa iba para ano po yung mga other techniques or ano po yung mga mas recommended ninyo na langis din po na para sa R50 natin. Okay, so bye-bye!